So hi everyone, Christopher Valdez po at MarketingHeniosSecrets.com, and isa akong online and network marketer. So gumagawa ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaari natin magamit sa pag-market at makapag-save ng maraming time and effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. Okay, so in this training video, yung pag-usapan po natin is yung 12 common mistakes to avoid by a newbie networkers. So, isa-isahin po natin itong 12 common mistakes na ito. Okay? So, yung mistake number 1 po is trying to understand everything. Guys, gusto ko pong maunawaan ninyo na itong business natin ay para siyang pag-aaral kung paano magbisikleta. Hindi natin siya matututunan kung babasahin lang natin yung manual nito. Hindi din po natin siya matututunan hanggang hindi natin umpisahan na magpedal. And isang paraan para matuto tayong magbisikleta is kung sesemplang tayo dito. Pero ang kagandahan nito, pagkatapos po nating sumemplang, ay matututo din tayo na hindi na muling mahulog. So yung karaniwang senaryo po kasi, kapag sumali tayo sa networking business, ay susubukan muna natin yung mga products, and then babasahin muna natin yung mga company brochures, i-analyze muna natin ng mabuti yung compensation plan up to the single peso, and then kakabisaduhin muna natin yung mga pangalan ng mga bawat tao sa management, and etc. And ito po yung dahilan kung bakit mabagal yung pag-uumpisa natin. Mistake number 2 po, reading every single book in the industry. Okay, hindi ko po sinasabi dito na wag na tayong magbasa ng mga libro tungkol sa MLM. Kasi tulad nung sabi ko sa ibang training videos na ginawa ko, kailangan natin maging lifelong learner. And magandang habit din kasi yung pagbabasa para i-develop natin. Pero yung gusto ko pong i-emphasize dito is karaniwang mistake kasi ng mga newbie. Ang akala nila kapag mas marami silang mababasa ng mga libro, is mas marami din silang pwedeng kitain dito. Hindi po yun ganon. And bukod dito, ilan pang dahilan kung bakit sila nagbabasa muna ng libro ay number 1, tulad nung sabi ko, they are trying to understand everything. Okay? And pangalawa, natatakot silang magkamali kapag kakausap na sila ng prospect. So, mistake number 3 is doing the business alone during the first 3 months. Meron ako isang kwento na gustong i-share sa inyo. So, meron ditong isang experience na negosyante. So, ang ginawa niya, sumali siya sa isang network marketing business. At gusto niyang gawin ito sa parang alam niya. So, yung ginawa niya, nagrenta siya ng opisina, nag-hire siya ng mga staff niya, at bumuo siya ng sales team niya na tulad ng isang typical na negosyo talaga. So, nag-invest po siya dito ng daan-daang libo din. And after 3 months, walang naging resulta yung strategy na ginawa niya. Okay, so sa palagay po ninyo, ano kaya yung nangyari? So yung isang dahilan kasi kaya walang naging resulta ito ay dahil hindi naman tumatakbo ang isang network marketing business na parang isang typical na negosyo lang. Okay? Yung mga staff niya at sales team ay hindi po pwedeng i-duplicate at i-leverage yung proseso. And sa network marketing business din kasi, meron tayong mga upline at mentor na magga-guide sa atin, and for sure, hindi nila tayo sisingilin ng dagdag bayad dito para sa tulong na ito. Maliwanag po ba? Number 4, mistake po, is quitting our job. Guys, ito po yung isa sa pinakamalaking mistake ng mga newbies, especially po yung mga empleyado. Nagre-resign agad sila sa trabaho nila upang sa ganun ibuhos nila yung oras at saka yung panahon nila sa kanilang network marketing business, which is mali talaga. Actually po, there is this old saying na if the only tool I have is a hammer, all my problems will look like nails. So ano kaya yung ibig sabihin nito kung nasa network marketing business tayo at nag-quit na tayo sa ating regular na trabaho? Ang mangyayari kasi, magkakaroon tayo ng financial pressure sa isipan natin kasi kailangan na natin kumita. Dahil kung hindi po tayo kukita, mawawalan tayo ng panggalaw. Tama? And kapag ganito po kasi, yung tumatakbo na lang lagi sa isipan natin ay,
ako, kailangan ko nang mapasali si prospect kasi kailangan ko nang kumita. So, ang lumalabas, nakikita natin yung ating mga prospects bilang mga money bags lang natin. And sasabihin ko po sa inyo na nararamdaman ito lagi ng ating mga prospect. So, in short po, nagpapakita tayo ng weak posture sa harapan ng ating mga prospect na pwedeng maging dahilan para iwasan nila tayo. Okay? Anyway po, magkakaroon tayo ng separate training video about posture. And isang pahapyaw lang, may dalawang klase ng posture, yung good posture po and weak posture. And for sure po, after ng training na ito, at maintindihan na natin kung ano ba itong posture na ito, for sure madadala natin sa ibang dimension yung ating negosyo. Okay? So abangan po natin itong training video na yan. And number 5 mistake po is selling the business. Okay, ano ba ang ibig sabihin nito? Guys, ito po yung... Okay, ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung lagi natin nakikita na mga posting sa Facebook at mga social media platforms actually. Yung mga postings tulad na join me now and be the next millionaire or earn up to 20,000 instantly gamit lang ang Facebook and etc. So sa mga ganitong postings po kasi, ang binebenta natin is the business itself. And actually, hindi natin sila pwedeng masisi kasi almost 80 to 90% ng mga networkers talaga ay hindi nasanay or hindi na-train para maging salespeople. And karamihan din po sa mga mistake ng mga newbie ay inaalok nila yung opportunity sa mga taong ayaw ma-recruit or ayaw mabentahan. So in short po, sa mga taong hindi qualified na prospect. And dahil dito, okay, lumalabas po na parang pushy salesman tayo at talagang ayaw ito ng mga prospects natin. Guys, tandaan po natin to. Ang hinahanap ng tao ay solusyon sa problema nila. So, kailangan ay position talaga natin yung ating opportunity bilang solusyon sa problemang yon. Okay? Which will lead me po to number 6. Begging people to join. Okay? So, again po, tulad ng sabi ko, karamihan sa mga newbie networkers, ang lagi nilang pinapitch or ang lagi nilang pinipitch ay join me now and be part of the best company or be part of our team now and earn up to blah 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 or kumita ng up to 20,000 pesos gamit ang Facebook and etc. Tama? Guys, gusto ko pong ipa-absorb sa inyo yung logic na ito. Kung sa palagay natin the best talaga yung company natin, kung sa palagay natin number one talaga yung company natin, bakit kailangan natin magmakaawa sa ating mga prospect at maghabol ng maghabol sa kanila? Kasi po, di ba, kung the best talaga at number one yung ating company, and then dapat yung mga prospect na yung maghahabol sa atin para sumali doon sa opportunity natin. Tama po ba? So, with that question in mind, dapat po maliwanagan tayo na bilang distributor talaga, nasa atin yung bola. Okay? And nasa atin po yung alas. Kasi yung mga prospect natin, sila yung may kailangan ng extra income at opportunity. At tayo yung tutulong sa kanila para ma-realize nila ito. Kaya hindi po talaga natin kailangan na mangumbinse at magmakaawa sa ating mga prospects. Okay? And kung naunawaan kasi natin ito na tayo yung tumutulong sa kanila at naging natural ito sa atin, especially yung pagbibigay na solusyon sa problema nila, ang mangyayari po kasi is ma-attract sila sa atin at makikita nila tayo bilang isang magaling na leader. And yun talaga yung hinahanap ng mga prospect, isang tunay na leader. Okay? Kaya hindi po talaga natin kailangan magmakaawa sa ating mga prospect. And bagkus, aralin po natin kung paano maging isang leader by simply providing value on them. Maliwanag po ba? Mistake number 7 po is explaining the business over the phone. Guys, ang purpose talaga ng phone call ay dapat mag-invite lang tayo. Kapag yung intention kasi natin ay para mag-invite lang, at least hindi malilito si prospect. Tama?
I-imagine mo na lang po kung say for example, nagpe-present tayo sa phone call. So umabot kayo ng ilang oras or minuto, then sasabihin lang ni prospect na no sa'yo. Or worse po, oo lang ng oo si prospect at hindi pala siya nakikinig sa'yo. So, kapag nagpe-present kasi tayo sa phone call, hindi rin natin nakikita kung ano yung nagiging reaction niya dun sa mga sinasabi natin. Okay? And isa pa po, kung sa phone call lang din kasi, kaya na natin mag-close ng prospect, say for example, and then for sure po, wala na pong mga opportunity meetings na yan at mga business orientations and seminars na yan. Kasi ang gagawin na lang ng mga distributor ay uupo na lang sa kanilang bahay, and then nakadekwatro na lang, and then tatawag na lang sa kanilang mga prospect kung gusto nilang umasenso at mabago yung buhay nila. Tama? So, hindi talaga effective na mag-present over the phone. And I hope nakukuha nyo po yung point ko dito. Okay? Number 8 po na mistake ng mga newbies is telling prospect that this is not an MLM or networking business. Guys, na-experience nyo na po ba na tanungin kayo ng prospect nyo ng networking ba yan? Or pyramiding ba yan? Most of newbies kasi kapag tinanong sila ng ganito, yung mandalas na sagot ay, hindi ah, hindi siya networking. Ano lang ito, share-share lang tapos kikita ka na. So parang ganun lagi yung linya ng mga newbies, tama? And actually po, personally, na-experience ko ito before at sobrang hindi siya komportable talaga. Pero kung i-analyze kasi natin, hindi naman natin kailangan magtago or magsinungaling talaga sa ating mga prospects. Tama? Dapat po, lagi nating isipin na trust is a key factor in selling and sponsoring. Yung trust kasi na ito, ito yung sa isang magiging triggering factor para gumawa ng aksyon or gumawa ng desisyon yung ating mga prospect. And people nowadays na din kasi, they don't join or they don't buy a product package because of the opportunity alone or because of the comp plan and because of the company alone. Okay? Second factor na lang po kasi itong mga ito. People nowadays kasi, is making a decision to join our opportunity because of you, because of us. Okay? They join because they trust us. They join because they believe on us. Maliwanag po ba? And matatalino na din kasi yung mga prospect ngayon. Minsan kasi yung karamihan pa sa kanila ay may mga experience na rin talaga sa ganitong business. And ang gusto na lang nilang mangyari is magkaroon sila ng mentor or sponsor ng mga leader talaga. At alam nila makakatulong po sa kanila. Okay? And isa pa po, dapat maging proud tayo na nasa network marketing business tayo. Dahil yung network marketing business po is isa siyang multi-million peso industry. So maybe po next time, kapag tinanong tayo kung networking ba or pyramiding itong ino-offer natin na opportunity sa kanila, instead po na sabihin natin na hindi, or imbes na sabihin natin na share-share lang ito, ang maganda natin gawin is magtanong na lang. I-isolate na lang natin or i-validate na lang natin yung objection nila and pwede po natin tanungin kung ano ba yung ibig nilang sabihin ng networking or pyramiding. Okay? And sa ganitong paraan kasi, mas maiintindihan natin kung saan sila nanggagaling or kung ano ba talaga yung pagkakaintindi or ano ba talaga yung ibig nilang sabihin ng networking or pyramiding. And kapag na-explain na nila kung ano ba yung ibig sabihin nila ng networking or pyramiding, mas mahahandle na po talaga natin ng tama or mas mahahandle na natin yung totoong objection ni prospect. So, mistake number 9, tricking our friends to an opportunity meeting. Okay, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung personal experience ko dito sa common mistake na ito. Ganito po kasi yung ginagawa ko nung una. Ang ginagawa ko po, ini-invite ko yung mga friends ko para kumain. And then, after namin kumain, dun ko na sasabihin yung opportunity ko. And dun ko na sila ini-invite actually. So, since ako yung nanlibre, wala silang magawa kundi sumama. Okay? And sa totoo lang po, kitang-kita ko sa reaction nila, gestures nila, na ayaw nila sumama. Pero syempre, since nailibre ko na din sila, so wala po silang magawa kundi sumama. So, most of the time po, pag ginagawa ko ito, after nung presentation at naghiwa-hiwalay na kami, ay hindi ko na sila matawagan
or hindi na sila nagre-reply sa text ko, biglang nagiging offline kung i-chat ko sila sa Facebook. So, sa totoo lang po, hindi talaga siya naging effective na strategy para sa akin. And sa totoo lang din naman talaga, we are gaining nothing by hiding things from our prospects. Tama? And dapat maging proud tayo actually sa ating ginagawa at sa ating profession. Kasi, tulad ng sabi ko po, network marketing business ay isang multi-million peso industry. And dapat po mag-sponsor tayo using our confidence and not by triggering other people. Okay? Number 10 po, not being yourself. Guys, ito na siguro yung pinakagrabing mistake ng mga newbie. Imagine nyo na lang po yung scenario na ito. Say for example, meron tayong isang kaibigan mula pa noong high school. And kapag magkasama kayo, ay puros kalokohan yung ginagawa ninyo. Kapag nag-uusap kayo, puros nonsense, then walang katuturan. Okay? Kumbaga po, mga out of this world yung mga usapan at mga trip ninyo. And then one day, nagkita kayo. Tapos sasabihin mo sa kanya, pre, meron akong business opportunity na pwedeng mabago yung buhay mo. So sa palagay nyo lang, ano kaya yung magiging reaction ng kababata mo? Diba? Pwedeng isipin ng kaibigan mo actually, naka-drugs ka ba? Guys, we should be ourselves po. Dapat gawin natin yung networking business natin na tugma sa personalidad natin. Okay? Kung gusto man natin, iba to yung sales pitch na ganon, dapat po gamitin natin ito sa mga kakilala natin or mga nakakausap natin na may entrepreneurial mindset din at hindi sa mga kababata natin na nakakasama sa kalokohan and etc. Mistake number 11, emotional attachment. Dapat po sa una pa lang ay maintindihan na natin na kapag nag-know yung prospect natin ay hindi ibig sabihin nun nire-reject na nila tayo. Mali po siya. Dahil yung nire-reject naman kasi nila talaga ay yung opportunity natin at hindi naman talaga tayo. Actually po, mas madaling sabihin ito kaysa sa gawin. Pero yung MLM or network marketing business kasi, katulad din siya ng iba pang negosyo. Kapag sinamahan natin ito ng emosyon, disaster talaga yung mangyayari sa atin. Okay? Pwede din kasing mali pa talaga yung timing or pwedeng meron pa silang ibang bagay na iniisip or meron pa silang ibang priority. And dagdag po dito, meron pa yung mga networker na sa sobrang emotional nila, nung nag-know yung friend nila, inaway na nila ito at kinalimutan na lahat ng pinagsamahan nila. And dapat po maintindihan talaga natin that we should maintain the friendship kahit mag-know man sila dun sa opportunity natin. Kasi tulad nung sabi ko, hindi tayo yung nire-reject nila, kundi yung opportunity natin. Okay? And isa pa po, hindi naman porket hindi sila nag-join sa atin ngayon, ay hindi na sila mag-join sa future. Tama? So, kapag nasa networking business kasi tayo, dapat po maintindihan natin na everything is part of the business. So, kapag nakapag-sponsor tayo, it's part of the business. Kapag ma-reject tayo, it's part of the business. Kung hindi tayo sinipot ni prospect, it's part of the business pa din. Nakapagpa-multiple accounts tayo, it's part of the business. So, everything po happening in our network marketing is just part of the business. And dapat hindi talaga natin haluan ng anumang emosyon. Okay? And mistake number 12, using the product before selling. Ito yung isa sa pinakapaboritong palusot ng isang newbie distributor actually. Yung linya na, hindi ko pa pwedeng umpisahan yung networking business ko kasi hindi ko pa na-try yung mga products. Familiar ba kayo sa line na ito? Actually po ako, familiar ako dito kasi yan talaga yung palusot ko noon. And actually, yan yung isa talaga sa nagpabagal para gumalaw yung network marketing business ko during that time. Guys, opo, advisable talagang gamitin yung mga products ng company natin. Sabi nga nila, dapat tayo yung product ng ating mga produkto. Pero hindi po ibig sabihin nito na hindi muna natin uumpisahan i-market yung ating networking business hanggat hindi natin nagagamit yung mga produkto. Okay? So that's it guys. Ito po yung 12 common mistakes ng mga newbie networkers. And dapat talaga iwasan natin yung mga ito at gumawa ng action agad.
Kasi kapag magkamali man tayo, it's just part of the business. And dapat na lang siguro natin gawin is matuto dito and don't commit that mistake again. Okay? Sa ganitong paraan din po kasi, nag-grow tayo at nagiging master tayo nung nating networking business. Maliwanag po ba? So, that's it po. I hope mayroon kayong nakuhang value and technique sa short training video na ito. And kung mayroon kayong nakuha na value and technique dito, pwede nyo po siyang i-share. Or pwede nyo i-share yung link ng training video na ito sa inyong Facebook or any social media account. O pag sa ganun po, matutunan at malaman din ito ng mga kaibigan natin at mga team members natin. Also po, please like my Facebook fan page, www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez, or pwede nyo rin ako i-follow sa Twitter, www.twitter.com/Toffel_Valdez, or pwede rin po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, http://bit.ly.com/Christopher_channel, or kung meron pa po kayong mga dagdag na mga tanong, pwede nyo po akong i-email sa christopher@marketinggeniosecrets.com or pwede nyo pong i-comment sa baba ng video na ito yung question ninyo. Okay? And dagdag dito, kung gusto nyo palang mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares po na nare-review ko na pwede natin magamit to save lots of time and effort sa pagmamarket, you can subscribe po to our email list. Punta lang po tayo sa www.marketinggeniosecrets.com and then mag-subscribe lang po tayo. And sa ganitong paraan kasi may papadala natin or mapapadala ko ng diretso sa email address mo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. Okay? So again po, this is Christopher Valdez of marketinggeniosecrets.com and thank you po for watching.